Samantala, iwanan muna natin sa samantala yung Senado. Makibalita muna tayo kay Ivan Mayrina. Kaugnay naman sa kaguluhan sa Zamboanga. Ivan? Yes, Rafi. Parang lunch break. Medyo nagkaroon tayo ng konting lala no, sa mga naririnig natin na putok. Dito pa rin tayo sa bahagi ng Santa Catalina dito sa Zamboanga City. At sa nakalipas na 10 or 15 minutes, medyo tahimik. Kaya ito nakikita natin nakapag-relax ng konti ang mga miyembro ng Philippine Marines. Andito tayo sa tapat mismo ng Zamboanga City Medical Center. Sarado itong hospital na to. At dito yung concentration ng palitan ng putok kanina. Di kalayuan naman sa may City Hall, naroon din ang mga Philippine Marines na sinesecure yung paligid ng City Hall dahil ito nga yung target na makapag-taas ng watawat ang mga rebelde. Ano? Nananatili pa rin, siyempre mataas ang tensyon dahil hindi pa rin natin alam kung ito ba ay permanente ng titigil ang putukan, pero maya't maya kasi Rafi, nagkakaroon pa rin tayo ng exchange of fire. Minsan may mga sniper fire, isa naman may mga bugso talaga na malalakas na mga putok, kaya hindi pa rin natin masasabi na humuhupa na ang sitwasyon dito. Malungkot pa rin ang mga eksena sa mismong sentro ng Zamboanga. Sarado ang lahat ng mga tindahan, mga establisimiento, mga hospital, mga paaralan, gasolinahan, bangko at lahat, kaya virtual standstill ang sitwasyon dito sa Zamboanga City ngayon, Rafi. Ivan, itong mga engagement na nangyayari ngayon dyan, ano ba ito? Gumaganti na lang ng putok itong mga Marines or meron bang opensibang isinasagawa? Paano mo isasalarawan itong nangyayaring engagement ngayon dyan, Ivan? Kung depende sa naririnig na lang natin, Rafi, ano, kasi nanggagaling ang mga putok from all directions. Although kung base doon sa mga naririnig natin, karamihan pa rin ay nanggagaling sa mga puwersa ng gobyerno ang mga putok na naririnig natin. Ang ating impormasyon na huli ay nagkaroon daw ng movement itong mga rebelding MNLF kasama ang kanilang mga hostage mula dito sa Santa Barbara papunta dito sa Santa Catalina. Kaya itong magkatabing barangay lamang ito, ano, kaya itong nakikita na naririnig natin na mga putukan at yung movement din ng mga tropa nandito ngayon sa may bandang Santa Catalina. Although depende rin kasi Rafi kung sino ang papakinggan mo, sinasabi ng mga rebelde, dinidepensahan lamang nila ang kanilang posisyon. Ang mga tropa naman ng gobyerno, ganun din na sinasabi nila. But definitely yung tensyon na nanatili pa rin, Rafi. At Ivan, gaano kalayo ito, itong pinangyarihan ngayon itong barilan? Doon naman sa binabanggit mong City Hall na talagang todo bantay din ngayon ng mga otoridad? Rafi, malapit lang. I would say mga 2 kilometro lang ang layo. Ang mahirap nga dito sa sitwasyon na ito, Rafi, nasa sentro talaga sa mismo ng syudad. Kaya nakuhang paralisahin ng mga rebelde ang takbo ng buhay dito sa syudad. Ito, itong supposedly, on a normal day, busy commercial area, ito, napakatahimik ngayon at wala kahalos makikitang tao na naglalakad sa kalsada maliban sa mga sundalo na nagbabantay nga dito sa area. Ivan, sabi mo parang ghost town, no? Ganun yung description mo ng lugar. So, ibig sabihin, halimbawa sa City Hall, talagang walang transaksyon na nagaganap dahil ang mga tao ay hindi malayang makapaglakad o lumabas ng kanikanila mga bahay? Tama yan, Pia. Katunayan kanina, medyo better dahil early morning, nakapagbukas sa sandali, itong ilang mga tindahan at yung palengke, may mga ilang nagtitinda sa bangketa na nakuha magtinda. May ilan din namang mga residente na nakuhang mamili ng mga supply nila for 1 or 2 days. Pero ngayon, dahil nga hindi na naman tumigil yung putukan late morning hanggang ngayon bago magtanghali, kaya ayun, yung mga nagbukas kanina, sarado na naman. So, like I said, virtually paralyzed ang operasyon, paralyzed ang buhay dito sa Zamboanga City sa mga oras na ito. Mm-hmm. At Ivan, kamusta naman kayo ng team mo at yung mga kapwa natin taga-media na nag-cover dyan? Kamusta sitwasyon ninyo? Okay naman, Tia. As always, we play it safe. Nandito lang kami lagi sa gilid. Tapos ang payo lagi sa amin ng mga sundalo na aming nakakausap sa tuwing tatawid sa mga intersection, tumakbo ka dahil nandito lagi yung possibility of sniper fire. Pero so far, Tia, okay naman. We're getting by. Mm-hmm.
Tsaka, Ivan, matanong ko na lang rin, no? Kasi yung kasama natin, si Ian Cruz, meron siyang mga ipinakitang larawan na yung ilang sundalo, parang yung gamit nila talagang kulang-kulang or either yung isa, yung sapatos, halos, yung kanyang boots, halos butas na. So, may nakausap pa ba mga sundalo na ikwento ba nila sa iyo, Ivan, kung sila, paano yung kanilang sitwasyon? Well, so far, wala naman tayong na-obserbahan gano'n, no? Sa katunayan, just bago ako magulat sa inyo ngayon, dumating ang supply ng pagkain naman, mm-hmm. itong mga naka-standby na sundalo dito. Wala naman tayong nakitang gano'n o narinig na reklamo mula sa mga sundalong narito, Pia. Alright, Ivan, maraming salamat sa iyo. Si Ivan Mayrina po nag-uulat live mula sa Zamboanga.